araw sa inyo, mga bata. Kahapon ay ikwento ko ang kwento ng Pagong at si Matching. Ngayon naman ay aking ikwento ang tungkol sa kwento ng tatlong maliliit na biik at ang masamang lobo. Ang kwento ng tatlong mga biik. Noong unang panahon, may isang inahing baboy na may tatlong biik. Sila ay sina Fever, Fiddler, at si Practical Pig. At hindi sapat ang kanilang pagkain para mapakain sila. Kaya noong sila'y nasa hustong gulang, pinalaya niya ang mga ito sa mundo upang hanapin ang kanilang mga kapalaran. Ang unang maliit na biik ay napakatamad. Ngayon, hindi ko na kailangan maglakad pa sa malayo papunta sa pagawaan ng laryo. Mas magustuhin ko magtrabaho ng kaunti at pagkatapos ay kumuguli ang nakitirang oras sa hapon sa pagrelax. Ayaw niyang gumawa ng anumang gawain, kaya itinayo niya ang kanyang bahay na gawa sa dayami. Ang ikalawang biik ay medyo nagsikap magtrabaho, pero siya ay medyo tamad din. Hindi ko na kailangan maglakad pa sa malayo papunta sa pagawaan ng laryo. Ang mga kahoy ay mas matigas kaysa sa dayami. Sa palagay ko, kain itong gawin ng trabaho. Pero ganun pa man, ako'y pagod na. Mas gustuhin ko magtrabaho ng kaunti at pagkatapos ay gugulin ang natitirang oras sa hapon sa pagrelax. Kaya itinayo niya ang kanyang bahay gamit ang mga kahoy. Pagkatapos, magkasama silang kumanta at nagsayawan at naglaro sa natirang oras na iyon. Ang ikatatlong maliit na biik ay nagtrabaho ng gusto buong araw at itinayo ang kanyang bahay gamit ang mga laryo. Ito ay isang matatag at kompletong bahay na may kasamang isang magandang pugon at chimenea. Mukhang kaya nitong labanan ang pinakamalakas na hangin. Sa wakas, natapos din ang aking bahay. Mukhang hindi agad ito masisira. Ang sumunod na araw, isang lobo ang dumaan sa daan kung saan nakatira ang tatlong biik. Nakita niya ang bahay na dayami ng unang biik at inamoy ang nasa loob. Uy! Isang biik! Sigaw niya! Ang maliit na baboy na yan ay magiging isang napakasarap na hapunan ko ngayong gabi. Kumatok siya sa may pintuan at sumigaw. Hindi! Papasukin mo ako! Hindi kita papapasukin. Pagkatapos ay ipinakita ng lobo ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung ganon, hihingin ako ng malalim at ibubuga ko sa inyong bahay para bumuksak ito. Kaya huminga at nagbuga ito ng hangin at napabagsak ang bahay. Ibinuka ng lobo ang kanyang bunganga ng napakalaki at kumagat ng napakalakas. Ngunit ang unang biik ay nakatakas mula sa lobo at mabilis na tumakbo palayo sa abot ng kanyang makakaya para magtago kasama ng ikalawang maliit na biik. Ang lobo ay nagpatuloy sa daan at dumaan sa ikalawang bahay na gawa sa mga kahoy. Naamoy niya ang mga biik sa loob at muli ang kanyang bibig ay nagsimulang magtubig habang iniisip niya ang tungkol sa masarap na hapunan na kanyang gagawin. Kumatok siya sa may pintuan at sumigaw. Hiting mga biik! Papasukin ninyo ako! Hindi ka namin papapasukin! Ayaw niyo talaga, ha? Hihinga ako ng malalim at ibubuga ko sa inyo upang bumagsak ang inyong bahay.
Kaya huminga at nagbuga ito ng hangin at napabagsak ang bahay. At ang dalawang maliit na biik ay naiwang nakatayo sa harapan ng nakakatakot na lobo. Sinubukang habulin ng lobo ang mga biik ng sabay, ngunit siya ay naging masyadong matakaw at ang kanyang malaking tanga ay kumagat sa hangin. At ang dalawang biik ay tumakbo ng mabilis palayo sa kung saan kayang dalhin ng kanilang mga maliliit na paa. Hinabol ng masamang lobo ang mga biik sa daan at muntikang mahuli. Ngunit pareha silang nakarating sa bahay ng Lario sa tamang sandali at isinara ang pinto bago pa sila mahuli ng lobo. Anong nangyayari? Bakit kayo pagod na pagod? Kami ay hinahabol ng masamang lobo at sinira niya ang aming mga tahanan. Ang tatlong mga biik ay nag-umpukan sa loob ng bahay, nanginginig sa takot sa lobo na nasa labas. Ang lobo ay hindi nakakain sa buong araw, kaya siya ay nagutom ng husto sa paghahabol ng mga biik. Kaya hinampas ng lobo ang kanyang mga paa sa pintuan at sinabing, "Hoy, munting mga biik! Munting mga biik! Papasukin ninyo ako! Papasukin ninyo ako!" "Hindi! Hindi! 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 Hindi ka namin papapasukin!" "Ayaw niyo talaga, ha? Hihinga ako ng malalim, ipudog ako sa inyo upang bumagsak ang inyong bahay." Kaya huminga at nagbuga ito ng hangin. Huminga at nagbuga ng hangin. Ngunit hindi niya mapabagsak ang bahay. Sa huli, siya ay nahingal. "Hindi ko na kayang huminga at umihip pa." Malaman niyang hindi na niya kayang huminga at bumuga ng hangin at sirain ang bahay, ang lobo ay mas lalong nagalit. "Bababa na lang ako sa inyong chimenea upang makapasok sa inyong loob ng bahay at kainin kayong lahat dyan." Nang malaman ng maliit na biik kung ano ang kanyang gagawin, naglagay sila ng kalderong puno ng tubig sa pugon at gumawa ng nagliliyab na apoy. Habang pababa ang lobo, kinuha nila ang takip ng kaldero at ang lobo ay nahulog diretso sa kumukulong tubig. Ang mga biik ay agad na isinara ang takip at iyon na ang katapusan ng malaki at masamang lobo. At nang namatay na ang masamang lobo, sila ay nagsaya dahil wala nang manggugulo at magtatangkang kainin sila. Ang dalawang biik ay nagpapasalamat sa kanilang kapatid na si Practical Pig dahil matibay at hindi basta-basta nasisira ang kanyang ginawang bahay na tumulong para makatago sa loob. At sila ay namuhay ng payapa. At doon na nga nagtatapos ang kwento ng tatlong biik at ang masamang lobo.